sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa'yo. Sasakay sa Ayala Police Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Okay. Isipin nyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, kinausap na natin si Kap Echi. Huwag nyo hulihin yung TODA. Andiyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay panahon ng pandemya. Dalawa lang yung pwede nilang pasahero. Uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 ano pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang TODA natin, kung babastusin nyo ang Toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Pop Echi at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinuli nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. Huwag naman ganun, kasi bastos na eh. Bastos na eh. Kawawa itong mga tricycle driver natin, naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal eh. Hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Final warning. Bayag din ng HOA. Bayag din ng HOA. Mga taga Doña Betang, pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Mag-aantay ba sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? Ayun lang. Thank you po. Salamat, Mayor. Dito sila nagsasakay sa Ayala Police Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Okay. Isipin nyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, kinausap na natin si Kap Echi. Huwag nyo hulihin yung TODA. Andyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay panahon ng pandemya. Dalawa lang yung pwede nilang pasahero. Uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 ano pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang TODA natin, kung babastusin nyo ang Toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Pop Echi at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinulin nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. Huwag naman ganun, kasi bastos na eh. Bastos na eh. Kawawa itong mga tricycle driver natin, naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal eh. Hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Final warning. Bayag din ng HOA. Bayag din ng HOA. Mga taga Doña Betang, pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Mag-aantay ba sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? Ayun lang. Thank you po. Salamat, Mayor. Dito sila nagsasakay sa Ayala Police Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Okay. Isipin nyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, kinausap na natin si Kap Echi. Huwag nyo hulihin yung TODA.
andyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay panahon ng pandemya. Dalawa lang yung pwede nilang pasahero. Uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 ano pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang toda natin, kung babastusin nyo ang toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Papeche at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinulin nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. So, huwag naman ganun, kasi bastos na eh. Bastos na eh. Kawawa itong mga tricycle driver natin, naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal eh. Hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Final warning. Maraming maraming payag salamat. Din ng HOA. Payag din ng HOA. Mga taga Doña Betang, pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Nag-aantay ba sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? Ayun lang. Thank you po. Salamat, Mayor. Dito sila nagsasakay sa Ayala Police Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Okay. Isipin nyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang Barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, kinausap na natin si Kapechi. Huwag nyo hulihin yung TODA, andyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay panahon ng pandemya, dalawa lang yung pwede nilang pasahero, uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 ano pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang toda natin, kung babastusin nyo ang toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Papeche at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinulin nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. So, huwag naman ganun, kasi bastos na eh. Bastos na eh. Kawawa itong mga tricycle driver natin, naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal eh. Hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Final warning. Maraming maraming payag salamat. Din ng HOA. Payag din ng HOA. Mga taga Doña Betang, pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Nag-aantay ba sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? Ayun lang. Thank you po. Salamat, Mayor. Dito sila nagsasakay sa Ayala Police Mall na under yan ng jurisdiction ng Pasig. Okay. Isipin nyo, magsasakay sila dito, tatawid sila papuntang Marikina, pinapayagan natin, pinapayagan ng LGU, pinapayagan ng Toro. Ang Barangay Santolan, hinuhuli nila. Kinausap na natin ang barangay, kinausap na natin si Kapechi. Huwag nyo hulihin yung TODA. Andyan lang sila, tatawid lang sila, uhulihin mo pa. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay panahon ng pandemya. Dalawa lang yung pwede nilang pasahero. Uhulihin mo pa, titikitan mo pa. 20 ano pa lang, napag-usapan na natin to. 2020 pa lang. 2021 na ngayon. Ayaw pa rin sumunod ng barangay. Ngayon, kung babastusin nyo ang toda natin, kung babastusin nyo ang toro natin, at babastusin nyo ako, at babastusin nyo ang lokal na pamahalaan, kahit paulit-ulit na namin sinabi sa inyo, Papeche at Barangay Santolan, kakasuhan ko na kayo. Kakasuhan. Pag may nabalitaan akong isa pang tricycle nila na hinulin nyo dahil tumatawid lang, kakasuhan ko na kayo. Administrative case. So, huwag naman ganun, kasi bastos na eh.
bastos na eh. Kawawa itong mga tricycle driver natin. Naghahanap buhay ng maayos at marangal. Pinayagan, buti kung illegal eh. Hindi naman illegal, pinayagan ng LGU. May papel sila galing Toro. Huwag naman ganun. Final warning. Maraming maraming payag salamat. Payag din ng HOA. Payag din ng HOA. Mga taga Doña Betang, pumapayag. Obviously, pumapayag yung Ayala kasi nandyan nga yung terminal nila. LGU, pumapayag. Tricycle Regulation Office natin, pumapayag. O bakit? Ano bang gusto ng barangay? Nag-aantay ba sila na may ibigay sa kanila? Ano ang problema nila? Ayun lang. Thank you po. Salamat, Mayor.